At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At maging attentive na po tayo, mga minamahal ko. Ating pong mga minamahal ko, hallelujah, bigyang galang ang mga banal na salita na ating pong pinakamahalagang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo na, at narito po ating pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved Noel Braganza. Tayo pong lahat ay mag-aisa upang tayo manalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo igabayan sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Opo, dakilang Diyos, ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nariyan sa kalangitan, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, na narito ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na sa bawat bahagi ng aming pananambahan, ito'y iyong nilangisan, ang masaganang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, at narito kami sa iyong banal na harapan, O Diyos, nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming pagsalangsang, sa aming mga nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon. Narito kami na mag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoon. Ang iyong lingkod, Panginoon, walang karunungan, umaasa sa iyong karunungan, sa iyong salita, O Diyos, ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, Panginoong Hesus, ikaw ang makita sa aming kalagitnaan, Panginoon, at sa bawat makikinig, buksan mo ang aming pangunawa upang aming maunawaan ang iyong salita at sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na ebanghelista lahat ng uri ng gawa ng kaaway hadlang. Ito'y pinapalayas namin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unbelief in doubt, cast out. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po mga minamahal ay makaupo na po. At saka paintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved visitors, sa ating mga beloved elders na ating kasama nga ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating live webcast viewers here and abroad, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ating pong pagsamasamahan, pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay napakahalaga sa buhay po natin. Amen. Dahil kung wala ang salita ng ating dakilang Diyos, maaaring wala po tayo dito. Amen. Binabaliwala natin ang salita ng ating dakilang Diyos, ngunit ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang ito ay makapangyarihan. Amen. So ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng awit ng kapitulo 35 ng talatay 28. Ang sabi nga po dito, "In my tongue shall speak of thy righteousness, Lord, thy holy praise all the day long." At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran at ng pagpuri sa iyo sa buong
araw. Purihin po ang dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita at ito ang nasabi ni Haring David mga minamahal, kaya siya ay matagumpay sa kanyang panunungkulan bigang hari sa bansang Israel. At sa ating buhay, ating napag-aralan nung mga nakaraan, yung the foundation of wisdom at last Sunday, yung the kingdom of God. At ating ding pag-aaralan ay ito ay nariyan din mga minamahal na ito ay sa ating buhay, ito ay mahalaga din ito sa buhay ng bawat mananampalataya. Dahil itong ating pag-aaralan mga minamahal, ito ay nakapaloob doon sa ating napag-aralan noong linggo na sinasabi na Thy Kingdom of God. So ating nabasa dito mga minamahal na ang sabi at ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran. Amen. So sa ating buhay mga minamahal, yung bigyan po natin ng diin po yung word dito po na dila. Amen. Na kung ating titignan sa ating nabasa dito mga minamahal, ang tayo ay binigyan ng ating dakilang Diyos, mapalad ang bawat isa po sa atin dahil lahat tayo ay mayroong normal, mayroon tayong bibig, mayroon tayong dila na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Natin magsabi ng praise the Lord. So tunay mga minamahal na sa buhay ng bawat isa sa atin, ang ating bibig, ang ating dila, ito ay napakahalaga na ito ay ginagamit natin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At kung ating kanina sa ating pagpupuri, napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ipinadama niya ang kanyang banal na presensya sa ating kakalagitnaan. Amen. Na dahil yan sa tayo ay may normal na bibig, tayo ay may normal na dila na umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating titignan ang ating dila mga minamahal, ito ay maliit na bahagi ng ating katawan. Ngunit ang dilang ito, ang bibig na ito mga minamahal, na kapag ito ay hindi nagamit sa wasto, maaring ito ay ikapapahamak natin. Amen. At kung ang dilang ito ay nagamit din natin sa tama, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ito ay pagpapala. Amen. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, ang itong parte ng ating katawan, ang ating dila, na ito ay isang bagay na isa itong way na kung paano tayo makarating doon sa ipinangako ng ating dakilang Diyos sa langit at wala sa buhay na walang hanggan. Amen. So sa ating buhay, sa bawat pangungusap ng ating bibig, kung ito ba ay maganda, maging ito ay pagpapala sa ating buhay. Kung maganda ang sinasabi ng ating bibig, ang ating dila, sa mga nakikinig, ito ay pagpapala. At kung ito naman ay hindi maganda ang lumalabas sa ating bibig, ito ay hinding magandang pakinggan sa mga nakikinig. Amen. So ating yung ating pag-aaralan mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na Out of the Abundance of the Heart, the Mouth Speaks. So ibig sabihin mga minamahal, kung ano pala yung laman ng ating puso, ito ay binibigkas ng ating bibig, ng ating dila. Amen. So ang sabi nga po dito mga minamahal sa ating basahin sa aklat ng Ecclesiastes ng kapitulo 7
ng talatay 9, ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi po dito, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Amen. So ang sabi pala dito mga minamahal, sa pamamagitan ng ating bibig, ng ating dila, kung ano yung laman ng ating puso, talagang nariyan na ito ay voice out ng ating bibig. Amen. So ang sabi nga po dito sa ating nabasa mga minamahal, na ang taong magagalitin daw pala mga minamahal ay foolish. Amen. Na kapag ito'y nangyari sa ating sa puso at isipan na sinasabi dito na tayo ay mangmang. Amen. Na pag nariyan na yung galit sa ating puso, mga minamahal, ano yung nawawala na sa ating buhay? Sa ating buhay Kristiyano. Pag tayo'y nariyan na yung time na inatake na tayo ng galit, nawawala na yung kapayapaan at kagalakan at pag-ibig sa ating puso. Amen. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga tayo bilang manggagawa ng ating ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo na tinawag ng ating dakilang Diyos, pwede na tayo ay magalit. Amen. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, pwede tayong magalit, pero iwasan natin na magkasala. Amen. Kung ating titignan, parang mahirap gawin po iyon. Amen. Pwede kang magalit, pero iwasan daw ang magkasala. Pero most of the time, na pag ikaw ay nagagalit, talagang nariyan na na ikaw ay pag hindi mo na makontrol ang iyong sarili, mga minamahal, nariyan na tayo ay nagkakasala na. Amen. So, ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 26, kindly po, Ephesians chapter 4, verse 26. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, dito po 5:26. Kayo magalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Napakalinaw ang sinabi ng Ephesians, mga minamahal, na pwede pala tayong magalit, ngunit iwasan natin na magkasala. Amen. Iwasan natin ang magtanim ng galit sa ating kapwa. Dahil sa ating buhay, kung hindi natin iwasan ito, yung galit, yung laman ng ating puso, na kung ano yung laman ng ating puso, ito ay sasabihin, ito ay babanggitin ng ating bibig. Amen. So, sa ating buhay, ang ibig sabihin, mga minamahal, na pag mayroong tayong galit, iwasan natin na tayo ay magkasala. Amen. Dahil kailangan na ito ay iwasan sa ating mga buhay na tayo ay magkasala. Malinaw ang sinabi na pwedeng magalit, pero iwasan ang magkasala. Amen. So ang tanong, mga minamahal, kung tayo ay nagagalit, ano ba ang pakinabang ng tao sa buhay? Pag nagalit tayo, ano ba ang pakinabang ng tao sa buhay? Ating pumbuksan ng ating mga Biblia dito sa aklat ng Santiago ng talatay Kapitulo 1 ng talatay 20. Kindly po, Santiago Kapitulo 1 ng talatay 20. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Santiago, kabanata 1, talata po ay 20. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen. Amen. Supurihin ng ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa ating palagpakan ang ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus, so napakalinaw ang sinabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, na sapagkat at ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Amen. So sa ating buhay pala, mga minamahal, ang tao na magagalitin, mga minamahal, ito pala ay madaling makahanap ng kaaway. Amen. Ang taong magagalitin, napakadali niya na makahanap ng kaaway. At kapag ikaw ay galit na galit na, talagang mayroong mga tao o sa mga nakikinig na talagang sila ay nasasaktan. Amen. Mayroong talagang hindi, may mga galit na hindi kaya ng ating mga puso, kaya tayo ay nasasaktan. Amen. Dahil sobrang galit, minsan sa buhay ng tao, sa sobrang galit, may point na ito ay may mga napapahamak. Dahil sa galit, mayroong napupunta o sila ay mag-uusap-usap sa barangay hall upang ayusin yung kanilang alitan. Amen. Praise the Lord. So sa ating buhay, ang tanong uli, mga minamahal, lagi bang mali ang magalit? So ito maaring, ito ang tanong natin sa oras na ito. Amen. So hindi naman po lagi na mali ang magalit. Mayroong time, mayroong pagkakataon, mga minamahal, na ang galit ay makatuwiran. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. May mga panahon, pagkakataon po na ang galit ay makatuwiran. Katulad na lamang po na kung tayo sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, minsan sa ating buhay, tayo ay nagkakamali. Itinituwid tayo ng ating mga magulang sa pananampalataya, maging sa kanilang mga itinalaga na manguna sa atin, na kanilang katuwang sa ating banal na gawain. Tayo po, mga minamahal, bilang manggagawa, may mga pagkakataon na tayo nagkakamali at tayo ay itinutuwid at tayo ay napapagalitan. Amen. So, hindi po ibig sabihin, mga minamahal, na pag tayo po ay napagalitan, sila po ay mali na. Mali na yung kanilang ginagawa. Hindi po, mga minamahal. Sa ating buhay, sa mga magulang, may mga anak. Amen. Sa ating mga anak, kung may mga nagkamali na ating mga anak, nakagawa ng hindi maganda, atin silang pinapagalitan at atin silang itinutuwid. Amen. Dahil mahal natin sila at pinagsasabihan natin sila. Ibig sabihin, yan ay tanda ng ating pagmamahal sa ating mga anak. Amen. Minsan pa ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi mali kung hindi natin maituwid ang ating mga anak, na napakahalaga na ang ating mga anak, sila po ay ituwid natin. Amen. Ano po ang sinasabi ng aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6? Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Amen. So sa ating buhay pala, mga minamahal, bilang mga magulang, na nariyan na ating pag nagkamali ang ating mga anak, sila ay ating itinutuwid. Amen. Itinutuwid natin sila dahil mahal natin sila. Ganon din sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, na kung tayo ay itinutuwid, mga minamahal, hindi ibig sabihin na hindi po nila tayo mahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos
at yung nabanggit natin kanina mga minamahal, kailan nagiging mali ang magalit? Ang magalit mga minamahal, ito ay nagiging mali kung hindi mo na makontrol ang iyong sarili. Amen. Nagiging mali na ang iyong galit kung ito ay wala na sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Natay magsabi ng praise the Lord. Ang galit, ito ay hindi na makatuwiran mga minamahal kung ito ay wala na sa katuwiran sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung ating titignan mga minamahal, halimbawa ang buhay ni Cain at si Jonas. Dito po natin makikita ang kanilang naging buhay na si Cain, mga minamahal, siya ay naghandog, nag-alay sa ating dakilang Diyos. Ngunit yung kanyang inihandog, ito ay hindi nilingap, ito ay hindi kinalugdan ng ating dakilang Diyos. Amen. At nung hindi kinalugdan ng dakilang Diyos ang kanyang hain, ang kanyang handog, hindi po siya natuwa. Hindi po natuwa si Cain. At hindi niya nabantayan mga minamahal, nagkaroon siya ng hatred, nagkaroon siya ng galit. Talagang galit na galit si Cain dahil hindi nagustuhan ng dakilang Diyos yung kanyang hain. At doon na niya, hindi na niya makontrol yung kanyang galit. Anong ginawa ni Cain mga minamahal? Nung hindi na niya na makontrol ang kanyang galit, makita natin yung unang murder sa kasaysayan sa buhay ng tao. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Amen. Hindi niya na-control ang kanyang buhay. Kinontrol siya ng kanyang galit. At maging sa buhay din ni Jonas, mga minamahal, na si Jonas, mga minamahal, siya din po ay nagalit siya sa ating dakilang Diyos na inutosan siya ng ating dakilang Diyos na pumunta sa Nineveh. Sinabihan siya na mangaral siya doon dahil nakarating na sa ating dakilang Diyos ang pagsalangsang ng mga tao. Nariyan na sila ay talagang yung kanilang mga ginagawa, talagang ito ay hindi na kalooban sa ating dakilang Diyos, at pinapunta siya doon at nakita natin na siya ay umiwas, na doon ang destinasyon niya na sinabi ng ating dakilang Diyos, ngunit siya po ay umiwas. Ngunit gumawa din ang paraan ang ating dakilang Diyos at siya ay dinala doon sa Nineveh at ipinangaral niya ang salita ng ating dakilang Diyos. At nung siya ay nangaral doon mga minamahal, talagang tinanggap nila ang ebanghelyo ng kaligtasan, nagbago sila, pinatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ano po ang ikinagalit po ni Jonas po dito mga minamahal? Dahil alam ni Jonas mga minamahal na pupuksain ng Diyos ang lugar ng Nineveh. Ngunit sa kanyang pagpunta doon, ipinangaral niya ang salita ng ating dakilang Diyos. Nagbago sila, tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan at pinatawad sila. At hindi na itinuloy ng dakilang Diyos ang kanyang pagpuksa sa lugar na iyon. Yun ang ikinagalit po ni Jonas. Ang ini-expect po ni Jonas ay pupuksain ng Diyos ang lahat ng mga tao doon. Yun po yung ini-expect niya, na papatayin silang lahat. Yun po yung kanyang ikinagalit. Dumating yung time mga minamahal na tinanong siya ng ating dakilang Diyos, bakit ka nagagalit? Sabi ng ating dakilang Diyos sa kanya, hindi ka ba natutuwa na ang iyong mga binahagina ng salitang ng Diyos, sila ay nagbago, tinanggap nila ang ebanghelyo ng kaligtasan, matuwa ka dahil pinatawad ko na sila. Sila ay nagbago sa kanilang buhay. Amen.
Kaya walang dahilan para ikaw ay magalit, sabi ng ating dakilang Diyos kay Jonas. At nung siya mga minamahal ay talagang umalis na doon, lumayo na siya, na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, na talagang napakainit ng araw at nagpatubo ng halaman ang dakilang Diyos at ito ay naging lilim niya dahil siya ay naiinitan. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay naglagay siya ng uod at yung mga uod ay kinain yung mga dahon ng halaman at doon na naman nagalit si Jonas. Nagalit siya at ang sabi pa niya, dumating yung time na sabi ni Jonas, dapat mamatay na lang ako, sabi niya. Bakit ka nagagalit, sabi ng ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, yung galit ni o yung ginawa ni Cain at si Jonas ay wala na sa katuwiran ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung yung galit ni Cain at Jonas ay talagang hindi nila makontrol o hindi na makatuwiran sa ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong basahin dito po sa aklat ng Proverbs chapter 14 verse 29. Ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi nga po dito, Proverbs chapter 14 verse 29, siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. So sa ating buhay, mga minamahal, ano ang dapat nating gawin para makontrol natin ang galit sa ating buhay? Makukontrol natin ang galit sa ating buhay sa pamamagitan ng tayo ay magiging mahinahon. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Na kahit na galit na tayo sa ating buhay, kahit ang mga kakilala mo ay galit na galit sa iyo, ay ikaw na Kristiyano, ikaw na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay nariyan pa rin na ikaw ay mahinahon. Amen. Dahil sa ating buhay, sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, lumalawag ang ating kaalaman at nagiging tayo ay mapagpakumbaba. Amen. Lahat ng mapagpakumbaba ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang sabi nga po dito sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 16, mga minamahal, ang sabi nga po dito, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. So sa ating buhay pala, mga minamahal, sabi dito na lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. So sa ating buhay, liliwanag ang ating buhay. Mapapaliwanag po natin ito na ang aliwanag na ito ay makikita ng mga tao, mga taga sanlibutan. Yan ay makikita sa ating mga gawa. Amen. Na tayo bilang lingkod ng ating dakilang Diyos, bilang lingkod o bilang tinanggap natin ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos, mayroon po tayong pagpapakumbaba. Amen. Mayroon po tayong kabababaang loob dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang taong nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon, ang nagmamataas ay ibinababa ng Panginoon. Amen. Lucas chapter 14 verse 11. Nasa ating pagpapakumbaba, in due time, tayo ay itataas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga yung ating humility, ang ating humbleness, upang yung galit, ito ay mawala sa ating buhay. Amen. Yung kanina nabanggit natin, ano yung gagawin natin, ano yung, o paano natin makontrol ang galit, ito ay makukontrol sa pamamagitan ng
mahinahon. Pangalawa na gagawin mga minamahal ay ingatan natin ang Espiritu ng dakilang Diyos na nasa ating puso. Amen. Isang tiyak na bagay mga minamahal na ang Espiritu ng Diyos na kung ito ay nasa atin mga minamahal, mapapawi, mawawala ang galit sa ating buhay o sa ating puso. Amen. Dahil alam natin na pag yung galit na yan nasa ating buhay, ang siyam na fruit of the Holy Spirit, hindi mananaig yung galit sa ating buhay. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ano yung mga Espiritu ng Diyos na nasa ating mga minamahal? Ang sinasabi, kung tagalin natin ang pag-iibig, ang katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagbibigil, yung nature natin na magagalitin, ito ay mamawala dahil taglay natin, taglay ng bawat isa, ang fruit of the Holy Spirit. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na pagtaglay natin ang mga yan. Mga binamahal, tayo ay punong-puno ng kagalakan, tayo ay punong-puno ng kapayapaan, tayo ay punong-puno ng katuwaan at pag-ibig. Amen. Kaya sa ating buhay, napakalaga na panatilihin natin yung fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. Amen. At kung sa ating buhay, sa buhay Kristiyano, mga minamahal, hindi maiwasan na tayo ay magalit sa mga mangangaral. Amen. Minsan sa ating buhay, hindi natin maiwasan na tayo ay magkaroon ng sikretong galit sa mga nangangaral o sa mga nagtuturo sa pagtutuwid sa atin. Amen. Dahil alam po natin mga minamahal na ang salita ng Diyos ay hindi po tayo patamaan o kaya ang salita ng ating dakilang Diyos para tayo ay itama. Itama yung ating pagkakamali at tayo ay itutuwid. Amen. Alam natin na ang salita ng Diyos, ito ay buhay at mabisa. Amen. Ang sabi nga sa Hebrew chapter 4 verse 12 na sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alimang tabag na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Kaya minsan sa ating buhay talaga na masakit ang salita ng ating dakilang Diyos kung tayo ay itinutuwid. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, minsan sa pangangaral, mga minamahal, kung ang topic, mga minamahal, ay tungkol sa pagpapala, kung ito ay tungkol sa kagalingan, ang pangangaral ay tungkol sa langit, talagang maraming natutuwa. Amen. Kapag ang pangangaral naman ay tungkol about sa Christian living, ito ay tungkol sa kabanalan. Dumalo ng tatlong beses sa isang linggo. Dumalo tayo sa Bible study. Nariyan na nag-a-arise na, mga minamahal, yung ating bulong-bulungan, nag-a-arise na na tayo ay magalit. Amen. Alam natin na talagang masakit ang salita ng ating dakilang Diyos. At ito ang tandaan natin, mga minamahal, tandaan ng bawat isa sa ating mga minamahal. Ang isang mangangaral, mga minamahal, kung ito ay walang pag-ibig sa kanyang mga kapwa, lahat ng nakikinig sa kanya ay pinipili lamang niya ang kanyang mga ipangangaral para matuwa ang mga tao. Ayaw niyang masaktan yung mga ibang mananampalataya. Amen. Ulitin ko, mga minamahal,
ang mga ngaral na walang pag-ibig sa mga nakikinig, pinipili lamang niya yung mga verses, yung mga salita ng Diyos na masasaktan ang mga makikinig. Ayaw niyang masaktan yung mga mananampalataya. Amen. Ngunit kung ating titignan ang sabi ng ating dakilang Diyos ay ipangaral ang kanyang buong salita. Amen. So pag yung mga tao talagang hindi sila nasaktan sa pangangaral, mga minamahal, ang kalwalhatian ng Diyos na dapat sana sa Diyos ay doon napunta sa mga ngaral na iyon. Kung ganun ang pangyayari, mga minamahal, magagalit ang dakilang Diyos. Amen. Dahil ang glory ay napunta doon sa nangangaral, hindi po doon sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kung ating titingnan, maaaring nababanggit natin na yung mga ngaral na yun talaga nga masakit magsalita. Ngunit tandaan natin, mga minamahal, na ito ay itinuturo sa atin dahil nais ng mga tumatayo, nais ng mga nangangaral na lahat tayo ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Minsan pa ating palagpagan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang mga ngaral, mga minamahal, na ipapahamak niya ang mga nakikinig. Walang mga ngaral na ipapahamak niya ang mga mananampalataya. Amen. Kaya tayo naririto, ating pinapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos upang ito ay hindi natin ikatitisod. Minsan sa ating buhay, sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay natitisod. Amen. Pag tayo ay natisod sa salita ng ating dakilang Diyos, sino ang lugi, mga minamahal? Tayo po. Tayo po ay lugi sa ating buhay Kristiyano. Amen. So sa ating paglilingkod, ang sabi ng ating dakilang Diyos, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Magpatuloy lamang po tayo sa Panginoong Jesus tayo tumingin upang patuloy, mga minamahal, na ating magawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At panghuling talata po at ating maghanda na po ang ating mga bilabod mga awit at bilabod instrumentalist. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa ikalawang Timoteo ng kapitulo 4, talatay 2 hanggang 4, ang sabi nga po dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang mga sarili ng gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Amen. So sa buhay ng lingkod ng ating dakilang Diyos, sa mga nakikinig, alam natin na talagang marami pa rin mga mananampalataya na nire-reject ang salita ng ating dakilang Diyos. Patuloy na nire-reject ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Kaya sa buhay ng mga ngaral dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa pangunguna ng ating Bilabot Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, lahat ng mga ngaral, mga minamahal, sa panahon at sa di kapanahonan ay patuloy at nagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos at ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At lahat ng tumatayo, mga minamahal, aming ginagampanan ang pagkatatag sa mga ngaral
alam natin na hindi tayo, hindi kami ang naglagay po dito, kundi ang dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang naglagay po dito. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo pong lahat, mga minamahal at tumayo, at tayo umawit.